Thanks. Ipinatawag namin kayo upang i-anunsyo sa inyo na nakapili na kami ng bagong supervisor ng rancho. Martin, magaling ka sa mga hayop. Matalas ang isip mo kahit hindi ka nakapagtapos. Kitang-kita ko sa iyong determinasyon. Pero hindi lang yun ang kailangan para maging isang leader. Para maging isang leader, kailangan focus ka. Walang nakakalimutan. Tulad na nangyari kahapon. Kaya nakapag-desisyon na kami ni Roman at ang napag-desisyon na namin, si Boji ang mamumuno. Si Boji ang inyong bagong supervisor. Wow! Ang galing mo, Boji! Hindi porke napili ka na, eh tatamad-tamad ka na, ha? Pagbutihin mo trabaho mo. Dito sa atin, kailangan araw-araw pinatutunayan mo ang sarili mo dahil madali tayong mapalitan. Opo, ninong. Sige. Congrats. Salamat. Uy, Martin, alam mo ko bago sa atin, ha? Siyempre naman. Wala talaga magbabago, Sir Boji. Napakayabang ng Boji na yan. Hindi nga naman mas magaling ka kaysa sa kanya. Mamara, pasensya na po, ha. Hindi ako yung napili. Kayo pa naman yung nag-recommenda sa akin. Martin, hindi naman ako nagsisisi na nirekomenda kita. Hindi rin ang nagbabago yung paniniwala ko sa'yo. Ikaw pa rin ang pinakamahusay dito. At kung hindi ka naman napili ngayon bilang supervisor, sigurado ko balang araw mangyayari yon. Basta Martin, pangako mo sa akin, ha? Huwag mo isusuko ang mga pangarap mo. Salamat po, Mama. Bagay niyo ka na pala ang slow ko. Sige, Martin. Paano naging anak yan ni Senyora Soledad at naging asawa ni Sir Roman? Eh, napakabait yung ibang ugali sa kanila. Kaya nga ako sa kanya, Kuya George. Eh. Siya nag-recommend sa akin tapos hindi naman ako napili. Para nakakahiya. Hindi. Narinig mo naman yung sinabi niya. May tiwala pa rin siya sa'yo. Darating ang araw, malay mo, no? Ako, kabubukan ng boche na yan. Sigurado ako. Matatanggal ka, ganyan ikaw, papalit.